Lil Dan. Cold drinks? Nagtitipid tayo ng kuryente. Kasaba natin? Good morning, guys. Today is Wednesday, and oh my God, me and Lolo is doing walking. It's only 8:30 in the morning. The weather is nice, so this is what we're doing today: an exercise. And then I'm gonna take a photos of him in front of that tree. Diba? He's doing very well. Huh? I'm so proud of him. He's really good at it. That's it. Turn around. Well done. That's it. Stand steady. Smile. Well done. Now, are you ready to come inside? For breakfast. Yes. I'm gonna send the photos now to your son. Bye. Okay. We're going now inside the house. Guys, kuhanin ko lang si Lolo ng kanyang cornflakes para sa kanyang breakfast. Kasi yun ang gusto niya. Tapos I think I'm gonna give him a cold drinks. Kasi sobrang init dito, guys, sa UK at the moment. Maganda sana na pupunta sa seaside, kaso nga lang lockdown. Lockdown pa rin ang UK. Akala ko talaga, guys, ano na, third week na nung Monday. Yun pala, magte-third week pa pala next week. My God, muntik na ako dun na. Muntik na magkaroon ng fine. O nga pala, guys, si Lolo, hindi siya umihi sa kanyang kama last night, which is good. Kasi nag-toilet po siya kagabi on his own. Pero, like what I've said, tinitingnan ko siya kasi nga, di ba, merong yung alarm system. So now, let's give it to him. Here you go, Mr. Grumpy. Got your breakfast? Looks nice. Do you want me to get you some cold drinks? Cold drinks. Yeah, or a cup of tea or coffee. Well, I think this is due to it's in a. Do you want to have it first? This is fine for the moment. Okay. Guys, alam ko sobrang aga pa ngayon kasi 12 noon pa lang, pero magluluto na ako ng aming ulam. Kasi pumasok si Michael ng 6 a.m. So, hindi siya nag-breakfast. So now, pauwi na daw siya. Si Lulu pala inakyat po sa taas kasi inaantok siya, guys. So, nag-nap muna siya sa taas. Then, I will bring him some sandwich in a minute. After nito, kasi usually si Lolo, pag ganitong oras, ang ano niya talaga, yung lunch time niya is between 1 or 2 p.m. Pero, I think, bibigay ko na siya ng 1 kasi 10 o'clock siya nag-breakfast. Although, heavy naman yung kinain niya, guys. Pero si Lolo kasi, mabilis magutom. Oh my God. Bilis naman talaga uminit.
guys ay pinulang manok. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a light. Guys, habang naghihintay ako dun sa ating tinulang manok, ay gumawa ako ng mixture ng kasabak cake na merong makapuno. Ayan. Wala lang. Kasi paubos na yung aming ano eh, yung mango float. So at least meron kaming pamalit, o oh, diba? Hindi na ako nag-video about this one kasi ano eh, hindi na ako gumagamit ng measurement, guys. Ano ko lang, tinatansya ko na lang lahat. Lagay ko lang siya dito sa hulmahan pero parang hindi siya kakasya. Inabahan talaga ako kasi akala ko nadamihan ko siya. But anyway, ito siya lahat, guys. Ayan yung ating cassava cake. Now, check ko lang kung okay na yun. Oh my God, init naman talaga ng ating oven, guys. Grabe. Ayan. I think lulutuin natin siya ng mga 30 to 45 minutes. Oops, this is an issue with apple. Oh my God. Oh! Andun na siya sa loob. Now, let's check our tinolang manok. Kasi inilagay ko na yung ating ano tawag yun? Yung parang papaya, sayote. Ayun. Hindi ko na makalimutan yung sayote. Ah. Maglagay lang ako ng spinach, guys, kasi wala tayong dahon ng sili. So, ito. Ayan. Mga tatlo lang siguro, guys. Oh my God, mali. Mali. Ay, ilagay natin ng isa. Ano to ha? Spinach na naka-frozen. Guys, ayan, luto na yung aming tinulang manok at siya ay mauuna na na kumain. Eh, may hindi para masarap. Mayroon na nga isa ba? Uy! Tsaka tayo, Mi. Nagtitipid tayo ng kuryente. Ikaw ba yung nababayad? Mahal ang kuryente ngayon. Tandaan mo yan. Gagawin ko lang si Lolo, guys, ng kanyang sandwich. Ang sexy mo naman. Have to make... Sana all payat. Ako ba all payat? Hindi, mataba nga eh. We don't need to find set up where... Tamang-tama, Daddy. Pagkatapos mong kumain, meron ka na namang kakainin ulit. Ano naman? Yung kasaba. So, doon na lang muna ako sa ano. Saan? Mango float. Mango float? Ubusin mo yun? Ito, lang mo i-tiit. Tarot-tabi mo hanggang next year yun. No. Ko lang tapos pagka nagda-diet ka, dapat ang ulam mo dalawa. Chinese. Yan. Ano, dumaan ka, bininan mo siguro ng cheese. Ano ang sinabi? Walang cheese eh. Huh? Last na lang. Iba off ka bukas? Off? Yeah. Ako off? Mm. Natural. Nakunti mo sa akin na robot? Walang day off? Alright! Sama ba kayo sa akin, guys? Tinaas ko yung paa ni Lulu eh. Pero parang naririnig ko na inuurong niya yung mga ano, upuan. Upuan, yung lamisa pala. So tara dito. Hindi pa rin ako kumakain, guys. Is the sandwich okay? Yeah, you like it? Okay. Yung mga kagaya ni Lulu, guys, na may dementia, they struggle to find or express the words they want to say. So, tayo mga carer, trabaho talaga natin, guys, na alamin yung kanilang mga pangangailangan. For example, if they need to go to the toilet, if they need a wee or a pee, dapat maintindihan natin. Kasi minsan, hindi ni Lulu nasasabi yun eh. Kumbaga, makikita mo na lang na grumpy siya, pero yun pala, meron na siyang dinaramdam. It's either he is in pain,
or minsan natatai na siya or naiihi na siya pero hindi siya makapagsabi kasi hindi niya alam kung paano i-express yung sarili niya. So tayo, dapat ready tayo palagi. For example, nag-grumpy yung isang pasyente or di kaya yung inaalagaan mo, alamin mo muna. It's either yung environment niya ang nakakus ng yung grumpiness niya or agitation niya, or maybe because he needs to go to the toilet, or maybe because he is in pain, or sometimes mga gutom sila. Tapos minsan pa guys, pag gutom sila, nagiging frustrated sila, pero hindi nila masabi na gutom sila. Kaya nga ako, chinecheck ko si Lolo, tapos pinapaihi ko talaga siya. Kahit na minsan hindi siya naiihi, pero naghahanap ako ng paraan guys, like, okay, can I take you to the toilet? Minsan guys, hindi si Lolo nagsasabi sa'yo na natatai na siya, pero pala, taing-tai na siya. Ang ginagawa ko sa kanya, let's go to the toilet, tapos hayaan lang kita dyan ng mga 20 minutes, and then babalikan kita. Yun pala, nung nakaupo na siya sa toilet guys, ayun, tumain na siya. Pero hindi siya nagsasabi sa akin na natatai siya. So dapat basahin din natin yung nasa isip nila minsan. Kasi yun lang yung paraan para makatulong tayo sa kanila. Guys, luto na yung ating cassava cake. Now, ang gagawin ko ay gagawa ako guys ng toppings. Itong toppings na to ay gawa to siya sa coconut milk, condensed milk, and then cheese, sugar, at saka yung makapuno string. Tapos meron akong nilagay na flour para pampalapot. So ang gagawin lang natin dito ay i-mix lang natin siya ng i-mix hanggang sa makuha natin yung texture na kailangan natin. Dapat hindi siya sobrang lapot guys ha. Mix lang tayo ng mix dito. Guys, ito na yung toppings na ginawa ko para sa ating cassava cake. Now, dapat ganyan yung kanyang consistency. Ayan o, malapot siya. Ayan. So, ilalagay na natin siya dito sa ibabaw ng ating cassava cake. Tapos, ibalik ulit natin siya guys sa itong oven for another 10 minutes. Saka natin ilalagay yung puti ng itlog para pang washing. Balik muna natin siya guys sa ating oven. Guys, luto na yung ating cassava cake. Tapos, nilagay ko na siya sa ref ng mga ilang minuto lang. Pero hindi na ako makapaghintay, guys, kasi kain na talaga ako. Oh, sarap niyan. Lalo na yung toppings niya. Whoa, look at that. Ito yung klase ng cassava na gustong-gusto ko, guys. Cassava natin. Look at the toppings. Di ba? Sarap. Lagay ko na ulit to sa ref. Nagbe-blend yung lasa niya kasi sa ibabaw, matamis. Sa ilalim, hindi siya ganong matamis. So, tama lang, guys. Kain tayo, guys. Ah, kita niyo yan? Ooh. Ah, masarap. I think I need to charge my battery guys kasi low bat na siya. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang muna yung ating video. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up and consider subscribing to my YouTube channel. I'll see you again tomorrow guys. Bye-bye!